Shalom Aleichem or Peace unto thee. Ang ating parasya Hashavua or bahaging tatalakayin para sa araw ng pamumahinga ay pinamagatang Lech Lecha or Go for Yourself na makikita sa aklat ng Genesis chapter 12 verse 1 hanggang chapter 17 verse 27. Ang simula ng kwento ng buhay ni Avram, ang patriarkang unang tinawag ni Yahweh, sa bahaging ito nakatala ang mga pangako ng pagpapala na gagawin ng Diyos kay Abraham at sa kanyang mga salinlahi, ang pangakong lupa na ibibigay ni Yahweh Elohim para kay Abraham at sa kanyang salinlahi. Dito rin nakatala ang propesiya o pagpahayag ni Yahweh kay Abraham na ang kanyang mga susunod na salinlahi ay magiging alipin ng 400 taon sa bayan ng Ehipto. Ang parasya ay nagsisimula sa utos ni Yahweh at nangangako kay Avram at sinabing, Vayomer Adonai el Avram leklecha me artsecha umimulatecha umibeit avicha el haaretz asher arecha. Genesis 12:1, sinabi ni Yahweh kay Avram, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami at sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain at ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. At iyon ay ginawa ni Avram ayon sa iniutos ni Yahweh, kasama si Sarai ang kanyang asawa at si Lot ang anak ng kanyang kapatid na si Haran. Si Avram ay umalis sa gulang ng 75 taon sa lugar ng Haran. Iniwan niya ang kanyang pamilya o bayan ayon sa pagkatawag sa kanya ni Yahweh. Dumating nga si Avram sa bayan ng Kanaan kung saan nagpakita si Yahweh at sinabi, ito ang lupaing ibibigay ko sa iyong lahi. At nagtayo si Avram ng altar para kay Yahweh na nagpakita sa kanya. Genesis 12 verse 7. Pagkatapos ay nagkaroon ng matinding tagutom sa bayan ng Kanaan, kaya pumunta si Avram sa bayan ng Ehipto. Habang papasok na si Avram sa Ehipto, batid ni Avram na napakagandang babae ang kanyang asawa na si Sarai, kaya sinabi niya sa kanyang asawa na kapag may nagtanong sa kanya kung kaano-ano siya ni Avram, ang sasabihin niya ay kapatid lamang niya ito at hindi asawa upang pahintulutang pangmabuhay si Avram at hindi patayin. Genesis 12 verse 13. Dahil sa kanilang plano, naging mabuti ang pagtanggap ng Farao kay Avram at binigyan pa siya ng Farao ng mga tupa, kambing, baka, asno, kamelyo at mga alipin. Pagkatapos ay pinahirapan ng Diyos si Farao at ang kanyang sambahayan ng matinding salot dahil kay Sarai na asawa ni Avram. Kaya't si Avram ay pinatawag ng Farao at tinanong, bakit mo ito ginawa sa akin? Bakit hindi mo sinabing asawa mo siya? Ang sabi mo'y kapatid mo siya, kaya naman kinuha ko siya para maging asawa. Heto na ang asawa mo, kunin mo siya at umalis na kayo. Genesis 12 verse 17 to 19. Pagkatapos, si Avram ay umalis sa bayan ng Ehipto, daladala ang kanyang ari-arian, kasama si Sarai, ang kanyang asawa, si Lot, na anak ng kanyang kapatid na si Haran, at nanirahan sila sa timog o sa Hebreo ay tinatawag na Negev. Mula sa Negev, unti-unti siya naglakbay pabalik sa dati niyang pinagkampuhan sa pagitan ng Bethel at Ai. Pumunta siya sa dating pinagtayuan niya ng altar at doon sumamba kay Yahweh. Genesis 13 verse 1 to 4. Dahil napakarami na ng kanilang mga hayop, hindi na sapat ang pastulan para sa mga kawan nina Avram at Lot. Kaya't madalas na nag-aaway ang mga pastol nila at mayroon ding mga Kananeo at Pereseo na kasama nilang naninirahan doon. Kaya't kinausap ni Avram si Lot at sinabi, hindi tayo dapat mag-away at ang mga tauhan natin sapagkat magkamag-anak tayo. Mabuti pa'y maghiwalay tayo. Mamili ka kung gusto mo sa kaliwa, sa kanan ako. Kung gusto mo sa kanan, sa kaliwa ako. At nang ginala ni Lot ang kanyang paningin, nakita niya ang kapatagan ng Jordan hanggang Soar ay sagana sa tubig tulad ng hardin ng Eden ni Yahweh at ng lupain ng Ehipto. Kaya't pinili nga niya ang damong silangan sa kapatagan ng Jordan at nanatili si Avram sa Kanaan habang si Lot ay nanirahan sa mga lungsod sa kapatagan na malapit sa Sodoma. Genesis 13 verse 10 to 12.
Hindi alam ni Lot na napakasama ng mga tao sa lungsod ng Sodoma. Ang mga tao sa Sodoma ay namumuhay ng makamundo, namumuhay ng laban kay Yahweh. Pagkatapos umalis ni Lot, sinabi ni Yahweh kay Avram, "Tumanaw ka sa palibot mo, ang buong lupaing natatanaw mo ay ibibigay ko sa iyo at sa magiging lahi mo magpakailanman. Ang iyong mga salinlahi ay gagawin kong sindamin ng alikabok sa lupa na di kayang bilangin ni numan." Genesis 13 verse 13 to 16. Pagkatapos sa chapter 14, si Haring Amraphel, hari ng Shinar, Arioch, hari ng Elasar, Kedarlaomer, hari ng Elam, at si Tidal, hari ng Goyim, ay nakipagdigma kina Haring Bera, hari ng Sodoma, Haring Birsha, hari ng Amora o Gomora, Haring Shinav, hari ng Adma, Shemever, hari ng Sevoim, at hari ng Bela o tinatawag na Soar. Ang panig ng Sodoma at Amora at ang limang hari ay natalo. Dinakip, sinamsam nila ang lahat ng mga kayamanan ng Sodoma at Amora. Kasama nilang nabihag ang pamangkin ni Avram na si Lot na nakatira sa Sodom at kinuha ang lahat ng ari-arian nito. Isang takas na nagulat kay Avram na ang kanyang pamangkin na si Lot ay nabihag. Tinipon ni Avram ang 318 mga alagad niya. Sila'y umalis upang mailigtas si Lot. Nagdalawang pangkat sila at pagsapit ng gabi, sinalakay nila ang kaaway. Tinalo nila ang mga ito at hinabol hanggang Hoba sa hilaga ng Damasco. Pagkatapos, ipinalik ni Avram ang lahat ng pag-aari ng kanyang kapatiran na si Lot. Nabawi nilang lahat ang nasamsam na ari-arian at nailigtas si Lot, ang mga kababaihan at ang iba pa nitong mga kasamahan. Genesis 14 verse 13 to 16. Pagkatapos, inalok ng hari ng Sodoma si Avram at sinabing, "Iyon na ang lahat ng bagay na nakuha mo, subalit ibalik mo sa akin ang lahat ng mga tauhan mo." Ngunit, sumagot si Avram, "Sumumpa ako sa harapan ni Yahweh, ang kataas-taasang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Nangako akong hindi kukuha ng anuman sa iyo, kahit kaputol ng sinulid o tali ng sandalyas, para wala kang masabi na ikaw ang nagpayaman kay Avram. Wala akong kukuning anuman para sa sarili ko. Ang mga nagamit lamang ng aking mga tauhan ang aking tatanggapin, at ang bahaging nauukol sa aking mga kakampi, hayaan ninyong kunin nina Aner, Eshol at Mamre ang bahaging nauukol sa kanila." Matapos ang pangyayaring iyon, sa chapter 15, nagpakita si Yahweh kay Avram sa isang pangitain at sinabing, "Avram, huwag kang matakot. Ako ang iyong kalasag na mag-iingat sa iyo. Bibigyan kita ng napakalaking gantimpala." Sinigurado ni Yahweh na hindi isang alipin ang magiging tagapagmana ni Avram kung hindi sarili niyang anak na mismong galing sa kanya. Genesis 15 verse 4. Genesis 15 verse 5 to 7. Dinala siya ni Yahweh sa labas at sinabi sa kanya, "Tumingin ka sa langit at masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba iyan? Ganyan karami ang magiging lahi mo." Si Avram ay sumasampalataya kay Yahweh at dahil dito, siya'y itinuring na Yahweh bilang isang taong matuwid. Sinabi pa ni Yahweh kay Avram, "Ako ang kumuha sa iyo sa bayan ng Ur ng Kaldeya upang ibigay sa iyo ang lupain ito." Gayunpaman, sinabi rin sa kanya ni Yahweh Elohim na magigibang bayan at magiging alipin doon sa loob ng 400 taon. Ngunit, paparusahan ni Yahweh ang bansang aalipin sa kanila at pag-alis nila roon ay marami silang kayamanang madadala. Genesis 15 verse 13 to 14. Si Sarai na asawa ni Avram ay hindi magkaanap, ngunit merong siyang alipin babae na taga Ehipto na ang pangalan ay Hagar. Dahil wala siyang anak, sinabi ni Sarai, "Tingnan mo, pinigilan ako ng Diyos na magkaanak. Sipingan mo ang aking alipin na si Hagar." Binigay nga ni Sarai si Hagar na kanyang alipin sa kanyang asawa na si Avram at nagkaroon sila ng anak. Pagkatapos, nagsimula nang hamakin si Sarai ng kanyang alipin na si Hagar at hindi na maganda ang pakikitungo niya sa Panginoon niyang si Sarai. Sinabi ni Avram kay Sarai na gawin ang nararamdaman niya na akma o nararapat para kay Hagar. Pinagmalupitan ni Sarai si Hagar kaya't ito ay tumakas. Gayunpaman, isang anghel ng Diyos ang nakatagpo ni Hagar sa isang bukal ng tubig sa disyerto at tinanong siya, "Saan ka nang galing at saan ka pupunta?" Tumugon si Hagar, "Tumakbo ako palayo kay Sarai na aking Panginoon."
Sinabi ng anghel kay Hagar, magtalik ka at muling magpasakop sa kanya. Mga anak mo ay aking pararamihin at sa karamihay hindi kayang bilangin. Si Avram ay 86 na taon na nang isilang si Ishmael kay Hagar. 13 taon ang nakalipas, si Avram ay 99 na taong gulang na at ang Diyos ay nagpakita sa kanya at sinabi, "Ako ang makapangyarihang Diyos. Sumunod ka sa akin at ingatan mong walang dungis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay. Ako'y makikipagtipad sa iyo at lubhang pararamihin ko ang iyong lahi." Genesis 17 verse 1-2. Pagkatapos ay binago ang pangalan ni Avram at ginawa itong Abraham sapagkat ginawa ni Yahweh si Abraham na ama ng maraming bansa. Nakipagtipad din si Yahweh kay Abraham na pararamihin ang kanyang lahi at ang lahi na susundan niya ay ang lahi ng matatag na bansa at may magiging hari sa kanila. Tutuparin ni Yahweh ang pangako niya para kay Abraham at sa kanyang susunod na salin lahi habang panahon at pagpapalain ni Yahweh si Abraham at siya ay magiging kanilang Diyos. Genesis 17 verse 6-7. Ang palatandaan ng tipan na ibinigay ni Yahweh kay Abraham ay ang tipan na ang bawat lalaking anak ay tutuliin sa 8th araw. Kasama dyan ang mga aliping isinilang sa sambahayan ni Abraham. Gayon din ang mga aliping binili sa dayuhan. Ang palatandaang ito ang magiging katibayan ng walang katapusang kasunduan ni Yahweh. Ang sino mang lalaking hindi tuli ay ititiwalag sa kasunduang ibinigay ni Yahweh para kay Abraham at sa kanyang salinlahi sapagkat hindi siya tumupad sa kasunduang iniuutos ni Yahweh. Binago din ang pangalan ni Sarai na Sarah na ang ibig sabihin ay aking prinsesa. Sinabi pa rin ng Diyos kay Abraham, hindi na Sarai ang itatawag mo sa iyong asawa, kundi Sarah, sapagkat siya'y pagpapalain ko. Magkakanak ka sa kanya at siya'y magiging ina ng maraming bansa. Genesis 17 verse 11-17. At pagkatapos marinig ni Abraham ang sinabi ni Yahweh, muli nagpatira pa si Abraham, ngunit napatawa siya ng kanyang maisip na siya'y matanda na. Nasabi niya sa sarili, magkakaanak pa ba ang isang lalaki na 100 taong gulang na? At si Sarai, maglilihi pa ba siya gayong siya'y 90 taon na? At sinabi niya sa Diyos, bakit hindi na lang po si Ishmael ang magmana ng mga ipinangako niyo sa akin? Kaya't sumagot ang Diyos, hindi. Ang asawa mong si Sarah ay magkakaanak ng isang lalaki at tatawagin mo siyang Itzhak. Makikipagtipan ako sa kanya at sa kanyang lahi magpakailanman. Genesis 17 verse 17-19. Tungkol naman kay Ishmael, ipagkakaloob naman ni Yahweh ang kahilingan ni Abraham. Pagpapalain ni Yahweh at pararamihin rin ni Yahweh ang lahi ni Ishmael. Magkakaanak siya ng 12 prinsipe at magiging bansang makapangyarihan ang kanyang salin lahi. Ngunit ang tipan ni Yahweh ay matutupad sa anak niyang si Yitzhak o Isaac na isisilang ni Sarah sa 1 taon pagkatapos pakipag-usap si Yahweh kay Abraham. Genesis 17 verse 19-21. At ang huling bahagi ng ating parasya ay nagtapos sa pagtutuli ni Abraham sa edad ng 99 na taon kasabay din ng pagtuli ng kanyang anak na si Ishmael sa gulang na 13 taon ayon sa tipan o kasundo ang ibinigay ni Yahweh para kay Abraham. Noong ding araw na iyon, tinuli ang kanyang mga alipin. Genesis 17 verse 24-27. Eile para siya Shavua para siya Tlechrecha. At iyan po ang ating bahagi para sa araw ng pamamahinga para siya Tlechrecha. Go for yourself!